JP, tukoy na ba ng PPA kung may katotohanan talaga itong report na paniningil ng insurance para sa mga pasahero na sasakay ng barko? Ella, ayon sa Philippine Ports Authority, may mga natatanggap nga silang sumbong mula mismo sa mga pasahero kung saan may naniningil umano ng bayad sa insurance sa mga pantalan. Ayon sa PPA, ang dagdag bayad sa insurance ay sinisingil umano sa mga pasahero bago sila makasakay ng barko. Dahil dito, nagpalabas na ng memorandum circular ang PPA para sa lahat ng pantalan sa bansa para siguraduhin na ipatutupad ang PPA Memorandum Circular Number 06-2010 o ang Prohibition on the Mandatory Sale of Passenger Insurance Coverage. Ayon sa PPA, tanging terminal fee lamang ang dapat bayaran ng mga pasahero kapag sasakay ng barko dahil covered na sila ng insurance ng mismong barko na kanilang sasakyan. Sa ilalim ng Republic Act Number 9295 o ang Domestic Shipping Development Act of 2004, nakasaad dito na mandato na ang may-ari ng mga barko dapat ang magbigay ng insurance sa mga pasahero na hindi bababa sa halagang 200,000 pesos para tiyakin ang kapakanan ng mga pasahero sa insidenteng maaaring mangyari sa gitna ng karagatan. Ayon kay PPA General Manager Jay Santiago, maharap sa kasong administratibo ang sinumang kawani ng PPA na mapatutunayang sangkot sa hindi otorisadong paniningil sa mga pantalan kasama na ang mandatory passenger insurance. Hinihikayat naman ng PPA ang publiko na isumbong sa kanilang tanggapan sa pamamagitan ng kanilang mga social media accounts at complaint center kung mayroong mga oportunistang patuloy na maniningil ng bayad sa insurance sa mga pantalan. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Maynila. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez.